ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Libo-libong deboto nakilahog sa pagbabalik ng praslasyon ng itim na Nazareno sa Maynila. Pamamanata at pananampalataya, hindi natin ang bilang buhos ng ulan. Ang ilang deboto na kailangan ng atensyong medikal. Latest sa sitwasyon sa Maynila at sa traslasyon sa mga probinsya, tutukan. Nasa 4 milyong pisong halaga ng umano'y tsaabu na sabat sa Cotabato. Pulis kabilang sa mga suspect. Mga gulay sa Benguet, itinambak at ipinamigay dahil sa mababang bentahan. Kotse sa China, biglang nagliyab sa gitna ng kalsada. At ang pinag-usapang hosting stint ni Phil Am comedian Jokoy sa Golden Globes. Halos 6 oras mula nang makaalis sa Quirino Grandstand, nasa Arlegui Street na po ang andas ng itim na Nazareno. Libo-libong deboto ang nakiisa sa pagbabalik ng tradisyon. 2020 ang huling traslasyon bago ngayong taon. Ang sinasabing pinakamatagal na traslasyon, inabot ng lagpas 22 oras. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa mga pinakasariwang balita tungkol sa traslasyon. Patuloy pa rin pong nakatutok ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa pinakasariwang balita kaugnay pa rin po sa traslasyon ng itim na Nazareno. Mula rito sa Quiapo Church, live ko pong iahatid ang sitwasyon ng mga deboto na naghihintay sa loob at labas ng simbahan para sa pagbabalik ng andas. Bukod sa